Amen. Praise God. Ready na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Praise God. Praise God, may ready. Yung iba hindi gaano eh. Okay, praise God. Ang ating pong title for tonight is Pamana. Everybody say Pamana. Pamana. Ayan. Tinagalog lang natin. Ang topic po natin is about living a legacy. Living a legacy. Yung text po natin or key text po natin ay Proverbs 10:7. Muli ko pong babasahin, the memory of the righteous will be a blessing. Amen? Sino po ang righteous dito? Sa biyaya ng Panginoon. Amen. Ang Proverbs, pag sinabing righteous, are those people who fear the Lord. Yung may takot sa Panginoon, yung mananampalataya. So, tinutukoy po dito yung mananampalataya. The memory of the righteous will be a blessing, but the name of the wicked will rot. So, ang ating pong tema is, what legacy we should leave our children and the people around us and the next generation? What legacy we should leave our children, the people around us, and the next generation? Ano po kayang iiwan po nating pamana sa mga anak po natin, sa mga tao sa paligid natin, at sa mga susunod na henerasyon? But let me just ask you this question. Suppose you would die today and we will invite all your loved ones, kunwari, wag na wa, ano? Sabihin natin namatay po kayo ngayon. Wag na loobin ng Panginoon. Tapos i-invite po natin lahat ng kamag-anak, kakilala, katrabaho, kaibigan, and they would give a eulogy. Alam niyo po yung eulogy, yung mga sasabihin eh, patungkol dun sa namatay. Kadalasan magaganda eh. Di ba? Walang pula, mayroon pong nag-eulogy na pangit na yung totoo lang. Pero may magkakaroon po tayo ng rule. Sasabihin natin, isa pong ang rule po natin sa pag-eulogy o pagbabigay ng inyong mga... Kasi yung eulogy galing yan sa Greek word eh. Most of our words today, kahit sa academics, are from Greek. Yung eu means good. Logi means from the Greek word logos, which means words. Okay? Kaya eulogy, good words. Pero ang rules po natin, sasabihin sa inyo, dapat totoo lang. Kapag nagsinungaling, tatamaan ng kidlat. Tatamaan ka ng kidlat pagka nagsinungaling ka doon sa sasabihin mo sa tao na yan. Ang tanong ko po mga kapatid, ano kayang sasabihin nila sa inyo? Ano kayang sasabihin nila ng mga taong in-invite natin o magpo-post tayo? Ito pong si kapatid na ganito, huwag na natin pangalanan, baka... Ito po yung bao, namatay, at ini-invite po namin lahat ng kakilala, kamag-anak, kapatid sa Panginoon at katrabaho. At we invite you, lahat po ay magsasalita. At dapat po totoo lamang, pagka hindi totoo, tatamaan ng kidlat. Ano po kaya sasabihin nila? Palagay ninyo. Yun po yung malaking tanong sa gabing ito. What do you think they would say about you and about your life? So our topic is about living a legacy. A legacy is something that outlives you. Kunwari, namatay ka na. Lahat naman po tayo darating dun eh. Diba? Aminin natin sa hindi. No? Darating po tayo ron. Ang ibig sabihin ng legacy is something that outlives you. Na mananatili, nawala ka na, pero nandun pa rin yung legacy mo. May iniwan ka doon sa mga tao na nasa paligid mo. Something that intentionally passed on from one generation to another. Yung iniwan mo sa susunod na henerasyon. Your legacy is the sum of the personal values, accomplishments, and actions that resonate with the people around you. Pag namatay ka, si sister ganito, oo, yung buhay niyan talagang na-inspire ako. Naturuan niya ako manampalatay sa Panginoon, maging ganito, maging ganyan. This is something that outlives you. It is how you made a difference in the world. Yung legacy mo, yun yung nangyari sa buhay mo, yung ginawa mo sa buhay mo, at nakita ng mga katao sa paligid mo, mga kapatid, no? It is how you made a difference sa buhay natin, sa mundong ito. So what legacy we can leave to our children and to the people around us? Ano kayang legacy ang pwede nating iwan sa mga anak natin, sa mga tao sa paligid natin, kapatid natin, at sa mga mahal natin sa buhay? Una mga kapatid is legacy of wisdom. Everybody say wisdom. Wisdom.
Wisdom in how we, number one, wisdom in how we manage our wealth. Bakit natin sinabi yan, mga kapatid? Sabi natin dito, how we manage our wealth determines our legacy of wealth. Kung paano natin pinag-iingatan ang kayamanang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tandaan nyo, ang Biblia puro pagtuturo ng proper management of our wealth, yung ating mga kayamanan. Yung tinatawag, mga kapatid, na mag-iingat tayo ng mga binigay ng Panginoon sa atin, eh, nasa Biblia, mga kapatid. Managing God's wealth. So, yung paano natin minamanage yung kayamanang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, eh doon nagdetermine kung may maiiwan tayo sa ating mga mahal sa buhay. Anong sabi ng Proverbs 13:22 dito? Basahin natin sabay-sabay. A good man leaves an inheritance to his children, but the sinner's wealth is laid up for the righteous. If we die today, will we be able to leave something for our children? Makapag-iiwan ba tayo, mga kapatid? Tanungin natin ang sarili natin ngayon. Excuse me. Kung tayo ikukunin na ng Panginoon ngayon, may maiiwan ka kaya sa iyong mga anak? No? May ari-arian, kayamanan. Bakit? Sinabi ng, hindi po ako nagsasabi nito, mga kapatid. Sinasabi ng Biblia, a good man leaves an inheritance. Nag-iiwan ng pamana sa kanyang mga anak. Bakit? Bakit kailangan ito? Bakit kasama ito dun sa ating pinag-aaralan? Dahil how we manage our wealth, kung paano natin pinag-iingatan yung mga binigay sa ating pinagkatiwala ng Panginoon, dun, yun ang magdidetermine kung may maiiwan ka. Kung waldas ka ng waldas, one day will millionaire ka, kapatid, may maiiwan ka ba? Wala. Diba? Are you listening? Ang ganda ng sinabi nito, a good man or a righteous person leaves an inheritance. Sabihin mo sa tabi mo, may maiiwan ka ba? Oh. May 100 dirham naman ang maiiwan. May 100 dirham ang maiiwan kasi may naitabi akong 100 dirham. Eh, no? A wise Christian would know how to manage his wealth and therefore, he would leave something for his children. Diba? Kasi kung ikaw ay Kristiyano, sumusunod ka sa prinsipyo ng Panginoon na nakikita sa Biblia, marunong ka mag-ingat ng mga kayamanang pinagkatiwala sa inyong Panginoon. Kaya nga yung topic na stewardship, lagi nasa Biblia eh. Stewardship. Di ba? Remember yung parable of the minas, yung parable of the treasure, talent. Oh, di ba? Yung pinagkatiwala ng Panginoon, binigyan ng isa, naging dalawa. Ano? Isa, hindi, tinago pala. Yung isa, tinago. Lima, naging sampu. Etcetera, etcetera, mga kapatid. Ang tinuturo ng Panginoon, how we manage, how we cultivate, sasabihin natin, pastor, eh, mula pagkabata, mahirap lang po kami, kaya mamamatay po akong mahirap. Pero ang sinasabi ng Biblia, we should cultivate what we have. We should be a faithful stewards of God's resources. Kung ano yung pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, bay, pagyamanin mo. Hindi yung ibabaon mo sa lupa, ay dyan na lang yan. Hindi, mamamatay na lang akong mahirap. How we manage our wealth determines how we leave a legacy to the next generation. Ulitin ko yung tanong ko, may maiiwan kaya? Amen? May maiiwan kaya? We can notice the usual scenario when someone dies in the Philippines. Lagi itong nakikita natin. Pag may namatay, anong nangyayari mga kapatid? Relatives often grieve more because they do not have money for funeral services. Namatay ka. Oh. Iiyak ng doble yung mga kamag-anak mo. Bakit walang pampalibing? Sampung kamay ng Panginoon po namin kukunin yung panlibing. Biruin mo, namatay ka na, pinuproblema pa nila yung panlibing sa'yo. Andiyan kayo mga kapatid? Bakit? Hindi tayo naghanda. Hindi natin inayos yung ating mga resources ng Panginoong pinagkatiwala sa atin. Imbis na nag-iwan tayo, na problema pa yung mga kamag-anak, usual scenario. Kaya binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon ngayon, pinapaalalahanan tayo. Maging maingat sa ating paggastos, sa ating resources, mga kapatid. How we manage our resources. Ano pa? Ang nangyayari, mga kapatid, we can notice nga yung mga bagay na yun. Relatives often grieve more, doubly. Diba? Masakit na nga yung nawala ka eh. Mas masakit pa kasi walang pampalibing eh.
Ano, walang saan ako, saan kukuha ng pangbayad ng ataol, ng pangbayad ng funeral service, pangbayad ng kakanta. Biruin mo, napakamahal na ng mga gastos na pagpapalibing ngayon, mga kapatid. May kakanta, mayroong pampakape, wala man lang. Hindi kayo, mga kapatid. So, how we manage our resources. Some are arguing who will pay for the funeral expenses. Di ba? Nagtatalo yung magkakapatid. Oh, sino magbabayad? Eh, wag ako. Kapos ako ngayon. Oh, biruin mo, pinagtatalo na ng mga anak mo kung sino magbabayad pang palibing mo. How we manage our resources determines how we leave a legacy to the next generation. How do you manage your wealth? Una, do we give our tithes? Kasi nandyan yung unang prinsipyo ng pagpapala eh. Di ba, mga kapatid? If we are giving our tithes, we are honoring the Lord, we are trusting God, therefore God will bless us. Amen? Ito'y subok na natin. Hindi yan testing, mga kapatid, na wala-wala lang. Gawin mo yan at mangyayari yung pagpapala ng Panginoon sa iyo. How do we manage our wealth? Do we give our tithes? Do we save money? Or one day millionaire tayo? Ay, may sobra, may bonus ako, magpaparibanda ko. yung pang-save, wala. Hindi na natin naiisip yung pang-savings. No? May sobra ako, bibili ko ng bagong iPhone 20. No? Mahaba na siguro yung iPhone 20. How about that? Are you listening? Do we save money? Meron ba tayong ipon? Pastor, meron. Mga 1,999 pesos. Sa GCash. Nasa GCash pa yung savings mo. Are we saving money? We buy stuff we do not really need. Yun ang problema sa atin, lalong-lalo na. Notorious ang mga Pilipino. Bumibili tayo ng mga hindi naman natin kailangan. Subukan natin, subukan ko kayo. Pumunta kayo sa bahay nyo, pag uwi nyo sa bahay nyo mamaya, tignan nyo yung isang gamit na binili nyo nakaraang buwan o nakaraang taon na nandun pa rin, bago pa rin. Hindi mo nagagamit o isang beses mo lang nagamit. We buy stuff we don't really need. Instead na we are saving for emergency purpose and for our future, we don't save. One day millionaire, mga Pilipino, kilala sa pagiging one day millionaire. Eh. No? We buy stuff we don't really need. Sabi ng Proverbs 6 hanggang 9, basahin natin, ants have no ruler, no boss, and no leader. But in the summer, gather all their food and save it. Amen? Nag-iipon. Sabi mo sa katabi mo, nag-iipon. Pero tandaan nyo, number one yung tithes. Kasi marami kang ipon, hindi ka naman nagbibigay kay Lord. May problema yun. Diba? Pastor, walang problema. Amen ako dyan. Nagsisave ako eh. Marami akong savings eh. Ang tanong, nag-tithes ka ba? Diba? Eh hindi para sa yun. Kinuha mo yung para kay Lord para i-save. Mali yung kapatid. Amen? Sabi ng ulitin natin, ants have no ruler, walang amo, walang boss. No leader, walang nangunguna. But in the summer, ants gather all their food and save it. So when winter comes, there is plenty to eat. Ayan ang tinuro sa atin ng pandemic. 'Di ba? Sa panahon ng walang trabaho, walang kita, o ba lamang ang mayroong savings. Hindi po ba? Kasi may hinuhugot eh. Yan ang tinuro sa atin ng pandemic eh. Huwag na maulit pa yung pandemic para turuan lang tayo mag-save. Mag-save tayo, mga kapatid. When the winter comes, there is plenty to eat. The lazy people, how long are you going to lie there? Tulog ng tulog. No, tatamad-tamad daw yung mga lazy people. Pero tayo ay langgam. Amen, mga kapatid? Nag-iipon. Sabi mo mag-ipon ka. Bawiin mo naman, mag-iipon ako. Ayan, kasi baka tulak ka ng tulak, ikaw pala walang ipon eh. Pero mag-ipon tayo, mga kapatid. Ulitin natin, sabi niya dito, but in the summer, the ants gather all the foods and save it. Amen? How we follow God's principle determines our legacy of wealth. Una natin, mga kapatid, legacy of wisdom. Anong legacy of wisdom? Legacy of how we manage our wealth. Kasi kailangan ng wisdom how you manage your wealth eh. Kaya nga number one is legacy of wisdom. A good man follows God's principle and obey God's command. The result of this is God's favor
and blessing. If we are blessed, we will leave something to our children. Kasi ang isang taong masunurin sa Diyos, tiyak yan pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang taong masunurin sa Panginoon at sa mga prinsipyo ng Diyos, sinusunod niya yung mga prinsipyo ng Diyos, pagpapalain eh. Yan ay nasa loob sa Biblia, from Genesis to Revelation. No? Pagka sumusunod ka sa Panginoon, pinagpapala ka. At kapag pinagpala ka, mauulanan yung mga anak mo. Yung mga tao sa paligid mo, maaambunan mga kapatid ng pagpapalang binibigay sa iyo ng Panginoon. Nakapagbibigay ka ngayon ng legacy of wealth sa iyong mga anak, sa mga tao sa paligid mo. Bakit sabi ng Psalm 112 verse 1 to 3, "Praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord." May takot sa Panginoon. "Who greatly delights in His commandments. His offspring will be mighty." Amen? "Will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed." Yung mga anak mo, pagpapalain. Kung may takot ka sa Panginoon, pagpapalain yung iyong mga anak. Ano pang nangyari dito mga patid? "Wealth and riches in His house, and His righteousness endures forever." Amen? Yung kayamanan daw, nasa tahanan niya. Bakit? May takot siya sa Panginoon. Sumusunod siya sa commands ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Ano yung mga prinsipyong sinusunod natin? Principle of honoring God with our wealth. Yun nga, number one. Dapat ino-honor natin ng Panginoon. Ano pang principle? Principle of sowing and reaping. Magtanim para umani, mga kapatid. Principle of seeking God first. Yun yung mga, some of the principles that we need to apply into our lives that we may be blessed, not just us, also our children. Kapag sinusunod mo ito bilang ikaw, mga magulang, bilang ikaw, mga nakatatanda, yung mga anak mo at mga tao sa paligid, mapagpapalain, mga kapatid. Those people connected to you will be blessed as well. Amen? Naalala ko isang comparison. Isang preacher, mga kapatid, isang sikat na preacher, nakalimutan ko yung pangalan, Jonathan Edwards, pinagkumpara sa isang kriminal. Yung legacy nila pinagkumpara, nagkaroon ng pag-aaral doon sa kanilang mga anak, kung ilan yung mga anak nila. Itong kriminal, nagkaroon siya ng maraming anak, tapos yung buhay ng mga anak niya, hindi ko na isulat yung detalye. Yung buhay ng mga anak niya, may mga drug addict, may mga nakulong, tapos talagang maraming generation niya, mga kapatid, not just one generation, pinag-aralan yung the rest of the generation. Tapos yung government gumastos para lamang dito sa, siyempre, pagka pakakainin mo sa pulungan, gagastusan mo. Maraming ganoon, mga kapatid. Tapos si Jonathan Edwards, yung mga anak niya, yung mga lahi niya, pinag-aralan, mga kapatid, isa kasing theologian, preacher, si Jonathan Edwards, mga preacher, mga professional, mga teacher, nakita niya yung legacy, mga kapatid, ng pagpapala ng Panginoon. Inaabot yung mga next generation. Kaya tayong mga sumusunod sa Panginoon ngayon, pagpapalain yung mga anak nyo. Parang ayaw nyo eh. Sige ako. Kung yung mga naniniwala sa Panginoon, may takot sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, pinagpapala yung ating mga generation. Amen. Praise God. Ano pa? Wisdom, how to live by. Kasi una nating wisdom na pwede nating ipasa o legacy na pwede nating ipasa is wisdom. Wisdom in how to manage your wealth. Secondly, wisdom how to live by. Paano mambuhay? Ano yung mga aral na natatandaan yung mga turo ng mga magulang ninyo? Ikaw, Cesar, ganito ha. Di ba may mga wisdom to live by that came from our parents? The same thing with us, kung tayo may takot sa Panginoon, sumusunod sa mga prinsipyo ng Diyos, may maiiwan tayong wisdom to live by sa ating mga children. In mga kapatid, we must also leave our children some wisdom how to live their lives. The book of Proverbs has a lot of things to say regarding this. Sa ano pang mga example niya? Do not be lazy. Diba? Huwag tatamad-tamad. Diba? Lagi natin naririnig sa pili. Wow, huwag tatamad-tamad. Mga kapatid, do not be lazy, save money, speak gently, listen to advice. Those are wisdom from the scripture that we can apply and teach our children. Ano yung mga tinuturo natin sa mga anak natin, sa mga tao sa paligid natin? When we say children and when we say leaving a legacy, not just to our children, dun sa people na connected sa atin. Ano yung mga tinuturo natin sa kanilang prinsipyo, aral na pwede nilang baunin?
Eh kung hindi ka na sumusunod sa Panginoon, hindi ka nagbabasa ng Biblia, you don't know the words of God, the wisdom from the Bible, ano yung iiwan mo sa kanila? Oh, be happy. Oh, maging masaya ka lang, ha? Pag may pagsubok, manalangin. Ganyan, mga prinsipyong iiwan natin, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng pagtuturo sa mga bata. Turuan natin ng mga bata. Amen? We must train our children. Sabi nga ng Biblia, train up a child the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Kasi turuan natin sila. Sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child the way they should go, even when he is old, he will not depart from it. We can influence other people around us as well on how to live with wisdom, to live with principles and values. Turuan natin yung mga tao sa paligid natin, yung ating mga anak, lalo na mga values na galing sa Biblia. Amen? Live a life of discipline and influence others. Una, anong legacy ang pwede nating iwan sa ating mga anak, sa mga tao sa paligid natin? Wisdom. Amen? Wisdom. Number two, legacy of character. Tinanong ko kayo kanina, kung kayo po ay mamamatay at magsasabi ang mga tao sa paligid niyo, ano kayang character ang ire-reflect nila? Ano kayang character ang sasabihin? Ay, naku, napakabait po niyan. O, kasi tulog na eh, mabait po talaga. O, Ted, mabait po yan. We all leave a legacy, whether good or bad. Mag-iiwan at mag-iiwan tayo ng pamana eh, kahit pangit o mali eh. It is not enough that we teach our children or those people inside our circle of influence about wisdom on how to manage our finances or how to live, but we must also leave a legacy of good character. Okay, naturuan mo sila ng magandang asal, o naturuan mo sila ng paano mabuhay, may diskarte sa buhay, o naturuan mo sila. Paano i-manage yung wealth, naturuan mo sila. Pero kumusta yung ating character na naiwan sa kanila? Yung legacy ng character natin. We receive a legacy. Number one, we receive legacy. Whether you like it or not, you receive legacy from someone. Kaya ka ganyan dahil meron kang minanas kahit sa pastor mo, sa kaibigan mo, sa mga magulang mo, sa mga tao sa paligid mo. You receive a legacy. Kaya ganyan yung mga prinsipyo mo sa buhay, may namana ka eh. We receive legacy. Whether we like it or not, we are shaped by the legacy of people around us. Yes, amen? You are shaped by the legacy of someone. You receive legacy. In psychology, this is what they call nature and nurture. Pag pinag-aralan nyo, yung psychology, may tinatawag sila, nurture or nature. Ito ba yung pagkabata, ganyan na yung ugali mo, dahil yan ang nature mo, or nurture because of your environment and your experiences, nurture. Kaya yung nurture part, involve yan lahat ng tao sa paligid natin eh. We receive legacy from someone. No? Nurture or nature is our innate qualities, while nurture is our external factors and that affects our character and behavior. We give, another thing is we give legacy. Yes, we receive legacy. You are what you are because of the people around you, because you received legacy from someone. And you give legacy, itong pinakamahalaga. Mag-iiwan ka ng imprint, mga kapatid eh. Mag-iiwan ka ng legacy to someone. Amen? We give legacy. Our legacy contributes in shaping other people. Your influence, or you influence others by how you live your life. Nakaka-impluensya ka eh. Sabihin mo sa katabi mo, nakaka-impluensya ka. Ang tanong, good or bad? Good or bad? Kahit naman bad dyan, may natutunan ka pa rin eh, di ba? Andiya kayo kapatid? Kahit bad influence, may natutunan pa rin tayo eh. Anong natutunan natin? Hindi ko gagawin yun. Ay, naku, bad influence. Oh, may natutunan ka pa rin eh. Hindi ako gagaya ron. Di ba kapatid? We give a legacy. Ask yourself, when people speak of your name, what words associated with it? Yan ang tanong, mga kapatid. Pag pinag-usapan, pag sinabi nila, si Brother Cesar kasi ang favorite kong topic. Amen. Brother Cesar, anong nakakabit doon? Bugnutin? Ayan. Palasigaw? Ano kaya, mga kapatid?
Si Sister Danny doon gumihita eh. Baka may gusto yata sabihin mamaya na lang sis ha. Kayo na lang dalawa kasi ano eh. Baka ano eh. No? Rude, liar, kaya ang kakabit nito mga kapatid, swindler, deceiver, badmouth, gossiper, unfaithful. Yun kaya ang nakakabit doon sa pangalan natin pag sinabi nila yung pangalan mo. A legacy of character. Amen mga kapatid. When people speak of your name, what words are associated with it? Is it godliness? Ay, ang tao na yan. Baka Diyos yan eh. Oh, madasalin yan eh. Integrity? Ginagawa niya yung sinasabi niya. Truth? Love? Joy? Patience? Kindness? Goodness? Faithfulness? Meekness and self-control? Yun ba yung nakakabit sa pangalan mo? Or none of the above? Nah, wala pastor eh. Ex lahat eh. Eh kapatid, leave a legacy of character. Amen. Pag wala ka na, ay, yung nanay ko, napakabait niyan eh. Parang baliktad, pastor, ha? Eh, meron niyang pagpapasensya, may pag-ibig. Ano, kapatid, nandiyan kayo? Amen. Hindi naman natin sinabi maging perfect. Pero meron bang karakter na binibigay sa atin na galing sa banal na espiritu? Nandun ba yung pag-ibig? You're a person of love, gentleness, forgiveness. Ay, mapagpatawad yung tao na yan eh. Amen, ano, kapatid. Leave a good legacy. Yes, lahat tayo we will give legacy. But the point is, we should give a good legacy. Brother Johnson, you give a good legacy. Amen? Leave a good legacy. Leave a good legacy. When you die, make sure you would leave a good legacy. Sabi ng archaeologist, mga archaeologists often say, man is best described by what? He leaves behind. Wow, do you know that? You are best described but by what you leave behind. Yung mga naiwan mo. Yun yung best describe you. Amen. How you would want to be remembered? Paano ka namin maaalala? Sumalangit na wa. Paano ka namin maaalala kung sakaling kunin ka na ni Lord? Wag na wa. Ano? Paano ka namin maaalala? Therefore, leave a good legacy. Hindi pa huli ang lahat. Okay, nasira yung pangalan mo. No, pasaway ka noon. Tago natin sa pangalan Johnson. Kumakamot lagi kasi. Kaya... may time pa, may buhay. Habang buhay, may pag-asa. Di ba? Pag may hope, may pag-asa. Di ba, Matet? Pagka meron tayong buhay, meron pa tayong pag-asa, meron pa tayong time to live a good legacy. Amen? Good character. Perhaps your passion for God, yun ang gusto namin. Ano pang gusto mong maalala namin sa'yo? Your passion for God? Yan, pwede yan mga kapatid. Your passion, your smile even though you're in trials. Kapag naisip ko namin, ay si sister talagang pag kahit may problema yan, nakangiti. Abay, magandang iwan yun, di ba? Magandang legacy yun mga kapatid. Di ba? Your faithfulness and zealousness in preaching the gospel. Your discipline in time, your kindness to the needy, your hospitality, your generosity, and so on and so forth. Yun yung gusto mong maalala ka namin. Diba? Hindi pa naman tayo kukunin ni Lord, pero ano yung gusto mong maalala ka namin? Kung sakaling, hindi naman mawala sa mundong ito, umuwi ka sa Pilipinas, pumunta ka sa Timbuktu, sa New Zealand, o diba? Maalala ka, ay si sister, oo, yan yung ano eh, napakabait yan eh. Ano? Pagtulog. Ano yung gusto mong maalala ka namin? Ito mga kapatid. If you would summarize your life's legacy in a maximum of 6 words, what would it be? Kung isa-summarize mo yung gusto mong legacy mo, no? Ito ano lang, exercise lang sa bawat isa sa atin. In 6 words, para maiksi lang, ano ba yung importante para sa'yo nakikita mo na gusto mong iwan? In 6 words, maximum. Ano kaya yon? A man of love, a man of forgiveness, a man of generosity, etc., etc. Isipin mo sa sarili mo yun. Ano yung gusto mong iwan sa mga tao sa paligid mo? Sabi ng Matthew 5:16, sabi niyan, 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pag naalala ka nila at pag nakita nila yung mga gawa mo, ano, they will praise the Lord. Praise God. Amen. Let your light... Sabi ng Proverbs 3:1-4, let love and faithfulness never leave you.
Bind them around your neck, parang kwintas. Write them on the tablet of your heart, then you will win favor. And everybody say good name. Good name. Amen. Good name in the sight of God. Amen. Ang tanong ko sa inyo sa gabi ito, mga patid, kamusta yung pangalan natin? Pag sinabi yung pangalan mo, mayroon pa bang good? Kasi good name eh. Mga patid, mayroon pa bang good dun sa iyong pangalan? Sabi ng Biblia, mga patid, napakaganda. Ano? Let love and faithfulness never leave you. Lagi kang meron kang faithfulness, may pag-ibig kang palagi. Ano? Bind them around your neck. Ito yung parang lagi nilang nakikita. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and good name in the sight of God and men. Hindi lang sa Diyos, kundi sa mga tao. Amen. Jesus is our greatest example of leaving a good legacy. Si Jesus ang greatest example natin sa pagdating sa leaving a good legacy. Jesus did not leave a legacy of money, political influence, or property. Hindi naman yan ang priority ni Jesus eh. Pag sinabi mong Jesus, ay, political power yan. Oh, wealth. Hindi naman yun ang laging mong ikakabit sa pangalan ng Panginoon eh. Diba? Jesus left a legacy of love. Tama? Jesus left a legacy of love, forgiveness, and life of integrity. Walang pagkakasala sa buhay ng Panginoong Jesus. No one malign the name of Jesus would come out successful. Marami nang nagsabi, ah, si Jesus ganito. O, siguro narinig nyo na yung mga paratang kay Jesus na si Jesus, mag-asawa yan, si Maria Magdalena, tsaka si Jesus. Maraming ganyan lumabas pero hindi nagtagumpay. Napatunayan na hindi naman totoo yung mga pinagsasabi. People would malign the name of Jesus pero hindi magtatagumpay because Jesus lived a life of legacy. Walang bahid ng karumihan. Amen. So iniwan ng Panginoon ano, pag-ibig, pagpapatawad, mga kapatid, ang binigay sa atin in a life of integrity, a life of righteousness. Sabi ng 1 Peter 2:22, he committed no sin, neither was deceit found in his mouth. Wala, mga kapatid, walang kasalanan ng Panginoong Jesucristo. Siya ang greatest example natin ng living a good legacy. So, tignan natin si Jesus, paano namuhay. Mag-iwan tayo ng good character, legacy of good character like Jesus. A good name is better than riches. Amen? Yung malinis na pangalan ay mas mahalaga pa sa kayamanan. Sabi ng Proverbs 22 verse 1, a good name is to be chosen rather than great riches. Loving favor rather than silver and gold. A good name. Sabi mo sa tabi mo, kamusta yung pangalan mo? Okay. Meron pa bang salitang good? Meron pa naman pa, Pastor. Ano ah? 50-50 na po eh. Kailangan ano? Kailangan ng CPR. CPR mo na kapatid. Diba? Kailangan CPR dahil mamamatay-matay na yung pangalan eh. No? Proverbs 20 verse 7 sabi dito, the righteous who walks in his integrity blessed his children after him. Amen. Mamanahin ng mga tao sa paligid natin yung mga anak natin lalo yung magandang pangalan. When they are associated with you, alam nila na itong tao na ito, ay yung tatay niyan o yung nanay niyan. No? Mabuting tao. Oh, anak ni Kaano yan. Pero sa Pilipinas, eh, anak ni Kaano yan. Oh, how about that? Number three, lastly, legacy of faith. Ito na yung pinakamahalaga. How about that? Legacy of faith. Kanina, legacy of wisdom. Paano mo i-manage yung pera mo? Paano ka magkaroon ng disiplina sa buhay mo? Paano ka mamuhay sa araw-araw? Pangalawa, ano yung legacy of character? Yung ating attitude, character na ipamamana. And lastly, most importantly, is legacy of faith. Faith is more important than wealth. Okay, pinamana mo nga ng ano, ng bahay at lupa. Tapos merong red Ferrari pinamana ka. Eh, wala namang takot sa Panginoon. Wala rin, di ba? This is the most important legacy that you will leave your children. Yung legacy of faith. The most important legacy we should leave our children or people inside our circle of influence is legacy of faith. Bakit natin sinabi? Wealth and practical wisdom
we teach them is good for our lifetime. Good lang yan for lifetime. O, binigyan mo ng pamana. Which is important naman. Hindi naman natin sinasabing wag tayo mag-iwan ng pamanang material. Pero it's good for lifetime lang. Hanggang dito lang yun eh. Mauubos din yun eh. Yung bahay, sisira rin yung kapatid eh. Pero yung pananampalataya, it is good for eternity. Pang walang hanggan. Therefore, leave a legacy of faith. Si young Pastor Timothy is a product of legacy of faith from her grandmother and her mother. Si Timothy, mga kapatid, a young pastor, a young faithful pastor from the Bible. Diba? Yes, siya yung sinulatan ni Pablo sa 1 and 2 Timothy. A young pastor. Saan nang galing yung pananampalataya? It's from product of legacy of faith of his grandmother at saka mother. Galing sa lola niya at saka sa nanay niya. Anong sabi dito? Basahin natin. 2 Timothy 1:5-6. I am reminded of your sincere faith. A faith that dwelt first in your grandmother, Louise, and your mother, Eunice. And now, I'm sure, dwells in you as well. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, in which in your through the laying of on of my hands. Pero yung pinakamahalaga nun, yung first paragraph lang eh. I am reminded of your sincere faith. Kausap ni Pablo si Timoteo. A faith that dwelt first in your grandmother. Galing sa lola mo. Tapos yung lola mo, sa nanay mo. Tapos sa'yo, pinasa yung pananampalataya na yun. Biro nyo, isang pastor, lingkod ng Panginoon. Nang yung legacy of faith from his grandmother ay minana niya. Ang tanong ko mga kapatid, tinuturuan ba natin yung mga anak natin, mga tao sa paligid natin ng pananampalataya sa Panginoon? Yun ang tanong. Teach our children about the Word of God. Sabi ng 1 Timothy 3:14, but as for you, si Timothy pa rin yun, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for a salvation through faith in Christ Jesus. Anong sabi rito mga kapatid? Knowing from whom you learn it and how from childhood you have been acquainted with the sacred scripture. Turuan natin yung mga anak natin ng salita ng Diyos. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Amen. Yung mga anak natin, huwag nating hayaang manood lang ng YouTube. Turuan natin ng magbasa ng Biblia, no? Mag-aral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Bakit? We are leaving them a legacy of faith. Amen? Isasabihin natin, Pastor, kasi yung doctrine, ayaw natin turuan ng doctrine, ayaw turuan ng salita ng Panginoon. Eh kasi, Pastor, medyo malalalim yung mga salita ng Panginoon, mga doctrine. Eh kapatid, hinahayaan mo nga mag-algebra eh. Di ba yung mga equations sa hindi ko na nga maintindihan yung mga, kaya nga nagpastor ako kasi ayaw ko ng math eh. Yung mga equations sa math talaga masakit sa ulo eh. Di ba? Mahirap eh. Hinahayaan natin mag-aral ng mga mathematical equation, pero pag salita na ng Diyos, ayaw nyo na. Di ba? Dapat turuan din natin ang salita. Turuan natin ang doctrine. Oh, yung little secrets, pinag-aaral na, Trinity eh. O, oh, diba? Yung sa iba, ayaw nilang pag-aralan yun eh. Pag-aralan natin yan. Diba? Kaya ng isipan nila yan. Kaya nga ng isipan nila yung mga equation eh. Diba? Kaya ng isipan nila. Teach them. Diba? If we don't teach our children who God is, someone else will teach them everything that He isn't. Ulitin ko mga kapatid, napakaganda yun. Nakita ko lang to sa Google eh. If we don't teach our children who God is, someone else will teach them everything that he isn't. Kung hindi natin tuturuan yung mga anak natin, mga tao sa paligid natin about sino ang Diyos, yung mundo magtuturo dyan mga kapatid kung sino hindi si Lord eh. Hindi siya pamagmahal, hindi si God doesn't exist, etc., etc. So teach them, teach your children. Sabi ng Deuteronomy 6:5-7, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall what? Teach them diligently to your children and shall
talk on them when you sit on your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Tignan mo, ituro natin sa mga anak natin, sa kailan daw? Palagi ang punto rito. Tatayo ka, uupo ka, ituro mo yan. Maglalakad kayo, ituro mo yan. Hihiga ka, ituro mo yan. Tatayo kayo, ituro mo yan, salita ng Panginoon. Ganun kaseryosa ang Biblia patungkol sa pagtuturo sa mga bata. Amen? Do not be shy. Another thing, sharing our faith, kasi nasa sharing our faith tayo, legacy of faith. Do not be shy in sharing your testimony. Kasi it's a legacy of faith eh. Pagka pinag-uusapan natin ng Panginoon, you are talking about God, yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo kapatid, huwag kang mahiyang isabihin yun. Because you are living a legacy of faith, lalong-lalo sa mga anak mo, ay ganito ang ginawa sa amin ng Panginoon. Nung bata ka pa, ganito ang milagrong ginawa sa amin ng Panginoon. You are living a legacy of faith by doing so. Sabi ng Bible, Psalm 78 verse 4, last verse natin, we will not hide them from their children. But what now? Ano sabi? Everybody say tell. Tell to the coming generation what? The glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. Amen. Huwag tayong mahihiyang sabihin yung ating mga patotoo, lalong-lalo sa mga anak natin and the next generation. Because why? We are living a legacy of faith. Pananampalataya sa Panginoon. Therefore, live a legacy of faith. Amen. Let me conclude with this. Medyo mahaba ito mga kapatid na poem from City Stud. Pero basahin natin mga kapatid. Dito tayo magtatapos. This will be my conclusion. Ang title po nito ay Only One Life Will Soon Be Passed. Let me read it, mga kapatid. Two little lines I heard one day, traveling along life's busy way, bringing a conviction to my heart and from my mind would not depart. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Only one life, yes, only one. Soon will its fleeting hours be done. Then, in that day, my Lord to meet and stand before His judgment seat. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Only one life, the still small voice, gently pleads for a better choice, bidding me selfish aim to live and to give's holy will to cleave. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Only one life, a few brief years, each with its burden, hopes, and fears. Each with its clay I must fulfill, living for itself, for self, or in His will. Only one life, it will soon be passed. Only what's done for Christ will last. When this bright world would tempt me sore, when Satan would a victory score, when a self would seek to have its way, then help me, Lord, with joy to say, only one life will soon be passed, only one what's done for Christ will last. Give me, Father, a purpose deep, enjoy your sorrow, thy word to keep, faithful and true, whate'er the strife, pleasing thee in my daily life. Only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Oh, let my love with fervor burn, and from the world now let me turn, living for thee, the thee alone, bringing thee pleasure on thy throne. Only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Only one life, yes, only one, now let me say thy will be done. And then at last I'll hear the call, I know all say 'twas worth it all. Only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Last stanza, only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. And when I'm dying, how happy I'll be if the lamp of my life has been burned out for thee. Yung buhay natin, ilaan natin sa Panginoon, mga kapatid. And I assure you, we will live a life of legacy. A good life of legacy. Amen? Amen. Let us all stand. Thank you, Jesus. Hallelujah.